Ito po, dalawa na kurtina ang gagawin natin. Dalawa na siya. Pasensya na hindi magkapareho ang kulay. Ito pong gagawin natin. Hilain nyo pataas yung sa baba. Yun po. Ay, good. Yun. Hilain nyo sa baba. Yun. Tapos, parang kurtina ko, hindi siya pantay. Hindi siya magkatulad ang lapad. Hilain mo itong isa. Kung hindi magkatulad ang lapad sa kurtina nyo, hilain itong isa. Para sa baba magpantay. Hilain yung pataas. Na magkaparehong pantay niya dito sa kabila. Yan po. Yan o. Oh. Na magkaparehong pantay dyan, di makita. Yun. Yun po. Kailangan sa taas, ayos siya. Kailangan itong ganito, yun, pantay to ang lapad. Kung hindi pantay, kasi malaki itong isang kortina ko, hilain lang to kung saan malaki. Yan. At saka ito, na kailangan yung dalawa pantay. Pantay nga. Kung hindi pantay, yun po. Yun, kailangan sa baba pantay siya. Yan. Yan. Kung akala sa taas, kailangan pantay dito. Kung hindi pantay, lain lang sa pababa. Saka yung lapad, di makatulad ang lapad sa kurtina ko. Yan. Tapos, lagi tayo may tali. Ito. Lagi tayo may tali. Ngayon may tali na ito. Yan. Yan po, itali natin para pantayin natin ang isig-isig, gilid-gilid. Isig-isig. Yan. Ano natin kamera? Ilayo konti. Yan, siguro kita na. Yan o. Kailangan magkapantay dito sa baba. Sana di pa ako tawagin ang amo ko. Yan. Kailangan pantay siya dyan. At saka yung lapad niya, pantay din. Para maganda siya tingnan. Yun. Yun, basta yung sa baba, maganda siya tingnan. Ayun. Yun po. Yun. Tapos, igit na, iganon mo siya, ito, at saka itong isang kulay, ipunta nyo sa, ano ba yan, tawag yan, ganon yan, lagay lang dyan, sa isang kulay niya, tapos, yung tali, talian naman dito sa gitna, yan. Hindi makita. Sandali lang ha. Eh, ano, ayosin muna natin kamera. Yan po. Di ba dalawa siya? Kailangan yung sa dulo, ilagay nyo, iganon nyo, ilagay nyo dyan para talian siya. Yan. Yung sa dulo.
Tali na naman. Yun. Meron na siya. Tali lang siya. At saka yung dulo na naman, yung dulo na to, italikod nyo. Talian na naman dito. Kailangan mahaba. Yan. Mahaba. Mm. Di ba mahaba? Diba kita? Ay. Sandali, layosin natin. Ito po, ito. Ito po, yung dulo po. Itali na naman dito sa taas. Kailangan pantay siya dito sa taas. Yun po. Yun. Tapos, itali na naman siya. Sweetheart, nagutom po. Babes. Yan, nagutom ko. Hi. Yan po, yan. Diba? May parang dila-dila na siya. Sa Bisaya pa, dila-dila. Iwan ko sa Tagalog ang dila. Yun. Yun. Yung dalawa na yan. Ano na. Tapos, ayusin na dyan. Diba ganyan? Yan na siya, no? Diba? Yan. Itali na naman hang sa gitna. Gitna nyo, hanapin yung gitna, saka, itali na naman siya. Tali-tali lang to. Yan. Yan po. Mahabang tali, ano nito. Yan po, tali, kasi dalawang kurtin ng gamit natin. Yan po. Tali na tali lang. Dalawa na siya, di ba? Pangatlo na itong dila-dila niya. Saka din, ito. Hanapin ang gitna. Yan. Saka, iganon niyo ang tali dito. Para magkadugtong ang isig katali niya. Sinsya na kayo, minsan Bisaya ang sabihin ko kasi Bisaya talaga ako. Yun o, yan. Yan po. Hindi ngayon, dalawa dito o. Kasi hinati-hati natin, dalawa na rin dito. Yun. Ngayon, yung dila na yan, gamitan natin ng para di siya sabay dito, gamitan na muna natin ang pin. Yun po. Yun. Gamitan muna natin ang pin dyan para di siya bumaba. Ito na po, di ba? Yun po. Ayan, diba? Apat na siya. Yung dalawa dito, saka dalawa dito. Ayan. I-akyat natin to, yung isa. Ayusin nyo. Ayan. Ayan. Hi, sweetheart. Yan po. May audience po ako as it's hard ko. Yan. Lagyan muna natin ng pin para di siya mahulog. Yun. Saka ito din, isa. Yung ito banda, ipasok nyo dyan. Yan. Ipasok lang dyan. At magka-dugtong sila dito. Yan.
Idugtong mo. Idugtong dito. Yung ito, itong isa, inakyat niyo sa taas. Saka idugtong mo itong dalawa. Yan, sa taas. Tapos, lagyan niyo ng pin dito sa gitna mismo nila dalawa. Yun, oh. Yun. Yun. At lagyan ng pin. Lagi lang talagang may pin o alperel o kahit anong kakapit yan. Yan. Yun na. Yan. Ipasok lang siya dyan. Pasok lang dyan. Yung mga ano, pasok lang mo dyan. Yan. Pasok lang dyan. Yun. Ayan po. Yung para siya pamaypay. Yung ano niya. Yan po, pasok lang po sa loob, yung mga ano, ito po, pasok lang sa loob. Yan. Yan. Yes. Yung dila-dila na to, yung kanina, sabi saya pa, dila-dila. Yun. Tumawag ng amo ko, bye-bye muna. Para mas lalo pa siyang tumanda, mabuti na lang may mga bulaklak ako dito na tinapon sa amo ko. Pwede ko siya lagyan para mas lalo pang gumanda yung gawa ko. Yan po. Lagyan ko ng mga maganda kortina, may mga design-design. Yan. Ipin lang ninyo sila siya. Sana yun. Yan. Kaya kung may mga flower base kayo na nasira na, huwag nyo itapon kasi pang-decorate yan sa kortina. Ito po. Ayan. Mahilig ako sa ganito, mga flower vase. Pag kita ako itapon sa amo ko, hindi ko itapon. Ayan po. Ayan. Itapon sana to sa amo ko, hindi ko tinapon. Kasi, hindi itong ginawa ko sa kortina namin dito. Mag-asawa. Yan po. Pin lang po ang ginamit ko. Yan. Mahilig ako sa mga ganitong ano. Ano? Matapon-tapon po sa amo ko, di ko tinapon. Dalhin ko to sa Pinas pag-uwi ko. Yan. Yan po. Nahulog na. Okay, wala na.
lang. Hanap muna ako ng pin. Sana yung pin ko. Yan na. Yan na. Magandang bahay, kahit di maganda ang kurtina ninyo, basta may design-design siya, ganito. Ano, maganda na ang kurtina, tingnan. Kapag may design-design yung kurtina, kahit di maganda ang kurtina natin sa bahay, kapag ganitong ginawa niyo sa kurtina nyo, okay na. Okidok. Yan. Lagyan ko doon sa taas ng sa pangbulaklak. Sa gitna, mahilig ako sa ganito. Kapag magawa ako ng kurtina, mahilig ako maganito. Yan. Yan na. Di ba? Oh. Yan na. Yan na po ang ginawa kong kortina. Design sa kortina. Yan. Yan po. Ayan ah. Ayan. Kahit di ba gandang klase yung kurtina, basta magandang pagka-design o may design-design yung kurtina natin sa bahay, nakapabeauty na sa bahay natin. Ayan. Ayan.